Kung makikita nyo guys, may nakalagay na sanitize na sticker sa pinto nila. Kaya assured tayo na safe yung stay natin dito. Pagpasok, ito yung makikita natin. Ayan, yung bed nila, king size, at may malaking mirror dito. Yung pinaka-right, ayan yung menu sa kanilang restaurant. Kung gusto nyong tawagan yung reception, housekeeping, o gusto nyong mag-in-room dining, isang dayan lang yan guys. Ayan, may locker sila. Electric kettle, cups, coffee, and water bottles. Meron ding rep para sa inyong food and beverages. Punta naman tayo sa comfort room. May sanitized sticker din yung toilet nila. Napagdesisyon na naming mag-mall hopping ng anak ko since may dalawang malapit na mall at para magmerienda na rin. Walking distance lang siya from Quez Hotel. Ano, price, sakay dito papunta Quez lang. Quez Hotel. Quez Hotel o. Ang minimum po ay 40 pesos. Ah, okay. Salamat. Kung gusto nyo mag-tricycle, pwede rin. Pero I go for lakarin nyo na lang. Magkano ho dito? 50 pesos po. Pwede pa iinit? Pwede mainit? May bagong luto po. Salamat. Isa lang, isa lang. Merienda na tayo guys at mag-ikot-ikot. Ito naman yung isa pang malapit na mall, yung Fora. Actually, dito kami unang pumunta. Bababa lang kayo ng hotel, makakarating na agad kayo dito. Kaso, medyo unting store pa lang yung nakabukas kaya lumipat kami sa kabila. Bumalik na kami ng hotel para mag-dinner sa labas. Nag-dinner kami dito sa go-to kainan namin sa Tagaytay, ang Green Arts. Nag-order kami ng sizzling tuna in coconut milk, crispy pata, yempo, at syempre, di mawawala ang bulalo soup. Maaga kami nag-brunch dito sa Bag of Beans dahil may aatin ng wedding yung anak ko mamaya. Nag-arkel lang kami guys ng tricycle para mamasyal dahil gamit ng anak ko yung kotse papuntang wedding. Wala palang grab o taxi dito. First stop, Crosswinds Tagaytay. Masarap maglakad-lakad dito, malamig at maganda ang tanawin. Ito yung Ruin Project. Open air na cafe siya dito sa loob ng Crosswind. Ito naman yung Napa Restaurant. Pagdating namin dito, sobrang haba ng pila. Weekends din kasi kaya di na kami kumain. Picture na lang kami at naglakad-lakad ulit.
Farmer's Table. Mahaba din guys yung pila sa resto nila. Pero habang naghihintay, pwede kayong pumunta sa farm nila sa likod para magpicture-picture at lakad-lakad. Pwede rin kayong magpa-spa dito sa Nurture Wellness Village. Mas maganda na nakapag-book na kayo ng reservation pag magpapa-spa kayo. Last stop, Sunflower Farm Bill. May entrance fee dito na 100 para sa adult at 50 naman para sa mga bata. May free coffee na rin nakasama dun sa binayaran nyo. Make sure na ready na ang mga cameras nyo. Photoshoot na ulit tayo. Jogging! Wow! Jogging at the city. Tagaytay. Nag-jogging kami papunta dito sa Our Lady of Lourdes Parish na malapit rin dito sa Quest Hotel. May misa nang dumating kami dahil Linggo kaya nagsimba na rin kami. Pagtapos mag-jogging ay nagpahinga muna tayo saglit at nag-ready para mag-swimming naman. After maligo, ay nag-ready na kami ng mga gamit dahil mag-check out na kami. Heto yung iba pang mga clips sa loob ng hotel. Meron din silang pasalubong corner. Bago bumaba ng Maynila, ay nag-lunch na muna kami dito sa Breakfast at Antonio's. Ito yung mga in-order namin. Twice cooked fried adobo, mozzarella beef burger, beef stick Tagalog, at cinco pormagi. Nakakatakam! Tara guys, kain! Siyempre, di mawawala ang dessert. Try natin itong ice cream nila. Ang bestseller flavor daw nila ay yung banana with caramelized white chocolate. Kung gusto niyo kumain kasama ang view ng Taal, meron din silang outdoor dining. Salamat sa pagsama sa gala natin. Hanggang sa muli!